everyone, welcome to Sinamang Tagalog na video. So sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano niyo ikakabit ang inyong mga pekeng pilik mata. So marami tayong iba't ibang klase ng mga fake lashes o mga pekeng pilik mata sa merkado. At pwede kayong mamili kasi sobrang daming style. So meron tayong mga tuwid at meron din tayong mga crisscross. So itong dalawang ito ay galing sa Shawil. At ang isang ganito ay 59 pesos lang, medyo mura. Meron naman tayong napaka-konting volume lang at medyo hindi siya ganun kahalata. So, ito yung galing sa Etude House. Yung lash band niya, hindi nakikita kasi clear band siya. So, kung ikukumpara natin yung lash band nito ay kitang-kita kasi itim na itim siya. Yun yung linya nakikita ninyo. At dito naman ay napaka-light lang kasi invisible band yung ginamit dito. So, depende sa inyo kung anong klase ng lashes ang gusto niyo suotin para sa isang araw or sa isang okasyon. Kung gusto niyo ng medyo bongga, punta kayo sa super bongga-licious na mga lashes. Or kung gusto niyo naman pang everyday na mukhang natural lang, pero gusto mo mukhang mas bongga yung lashes mo kumpara sa iba, gamit ka ng mga natural-looking pero peking lashes pa rin. So, normally, ang mga ganitong lashes ay may kasama ng lash glue, parang ito sa Etude House. At yung sa Shawil, meron din kasamang lash glue. Pero kung gusto niyo ng separate na lash glue, pwede kayong bumili sa Ido. Meron sa Ido, meron silang ganitong tube. Sobrang mura lang. I think 140 lang. Meron din sa Lash Grip. Yung Lash Grip naman, mahahanap siya sa Beauty Bar. 195 lang siya. Pero medyo, yun nga, kailangan niyo pumunta ng Beauty Bar. Meron din, may nagsabi sa akin, meron din sa Nichido. Pero ang lash glue na gagamitin ko ngayon ay itong galing sa Tony Moly. So, para mahanap ang Tony Moly, lalagay ko sa information box yung mga location kung saan ito pwedeng mahanap. So, ganito yung itsura niya. So, unang-una, kailangan ninyo linyahan ang inyong mga mata kasi magmumukhang pangit kung meron kayong lashes at hindi nakalinya ang inyong mga mata. So, kailangan nyo gawin yan. At sunod, kailangan nyo i-tight line ang inyong mga mata. So, ang tight line ay ang paglagay ng black pencil sa parte ng mata na ito. So, after ninyo mag-tight line, i-curl ninyo yung lashes nyo at maglagay na kayo ng mascara. Ngayon, kunin ninyo yung lashes at sukatin ninyo ito sa mata ninyo kung tamang-tama lang yung size niya. Kung sakaling mas mahaba siya sa inyong mga mata, pwede nyo siyang gupitin. Kuha na kayo ng scissors at gupitin ninyo ito. Ngayon, kunin ninyo yung lash glue at simulan ninyo lagyan na yung lashes. So, after ninyo lagyan ng glue, patuyuin ito ng konti at tingkay sa baba at ilagay siya sa pinaka-pinaka malapit sa inyong mga mata. So, nakabit na natin ang unang pilik mata at nakikita niyo naman na sobrang lapit ko siya nilagay sa aking lash line. Nang sa ganun, mukha siyang natural tingnan at hindi siya mukhang pangit. So, dun sa nilinyahan niyo sa mata niyo sa black na yan, kailangan sobrang lapit sa lash line ninyo. Ang sunod ay ang kabilang mata. So, ganun ulit, tingin kayo sa baba at kuha kayo ng mirror ninyo at ilagay niyo lang siya as closest to your lash line as possible. So, nakabitin natin ang dalawang pilik mata sa ating mga mata. As nakita nyo naman, mas mukha na tayong bongga ngayon. So, isang rason kung bakit natin tinight line yung eyes natin ay kasi pag tumingin tayo sa taas, tapos hindi ito nakalinya ng black, itong part na to, mukha siyang pangit kasi makikita yung totoong kulay na medyo flesh na balat. So, pangit tingnan. So, kailangan talaga naka-tight line tayo. So, ganun lang kadali maglagay ng pilik mata sa ating mga mata. So, paalala lamang, kung nakin gusto niyo na tanggalin yung fake lashes ninyo, wag ninyong just hihilain lang yung pilik mata ninyo kasi napaka-sensitibo ng area ng mata natin. Yung balat natin sobrang sensitibo dyan. At pag hihilain nyo lang yan, maaaring masira yung mga mata nyo or magkaroon kayo ng mga wrinkles sa pangmatanda kahit bata pa kayo. So, wag nyong hihilain yung pilik mata ninyo or yung fake na pilik mata ninyo. Ang gawin ninyo, kuha kayo ng cotton pad or yung cotton ball at ilagay niyo siya ng makeup remover at ilagay niyo na siya sa mata niyo ng ganyan. So, dahan-dahan niyo siyang i-massage ng ganon para ma-loosen yung glue at matanggal niyo siya ng isahan lang kasi kung tatanggalin niyo siyang, pipilit niyo siyang hilain ng nakadikit pa talaga siya, sobrang sakit nun at hindi siya maganda para sa skin around your eye area. At ito na ang katapusan ng ating video. Salamat sobrang sa panonood at makita-kita tayo sa susunod kong video.